For short, inborn ka na talagang maputi. At pag maitim ka naman, inburn. Inburn. Ikaw ba ay naghahanap ng pampaputi, pampalambot at pampakinis ng balat? Pero wala gaanong budget or ikaw ay nagtitipid? Well, 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 panoorin mo ang video ito at baka ito na ang sagot sa pinaproblema mo. Mga tiyay, maligaya, 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 siligaya. Maligayang pagbabalik mga tiyay dito sa ating channel. In today's video mga tiyay, ay ipapakita ko sa inyo yung pangalawa kong ginagamit kasabay nung aking isang video guys na pinakita ko sa inyo, which is yung papaya leaves mga tiyay. Yun po ay pangpapute, pangpakinis ng balat, and pangtanggal ng mga chichibureche dyan sa ating mga face mga tiyay, lalong-lalo na yung pimples. And in today's video mga tiyay, as I promised sa last video ko, ipapakita ko sa inyo yung ina-alternate ko na product na organic din mga tiyay. So kung kayo ay nagtitipid, so wala kayo ganong budget para sa inyong mga balat, and of course kung allergic kayo sa mga products na nabibili natin sa market, eto na siya mga tiyay, bilog na bagay na to. Ayan, eto yung tinatawag nating pinya. So eto yung pinya mga tiyay, and I recommend na gumamit tayo ng pinya na katulad nito na sobrang hinog or overripe na mga tiyay, para less yung acid. Pwede nyo itong haluan ng gatas. So yung, hindi yung condensed milk mga tiyay ha, yung evaporated milk. If sensitive yung skin nyo, and of course kung dry yung type ng skin nyo mga tiyay. So uulitin ko, pwede siyang lagyan ng gatas. Gatas ng nanay nyo. So, pwede kayong mag-research mga tiyay sa Google kung ano yung mga epektong dala or magandang dala nito sa ating mga balat. Hindi ko masasabing organic siya kasi nga, hindi naman ito lalaki ng ganito guys kung hindi siya nilagyan ng mga fertilizer, yung mga pesticides or mga insecticides mga tiyay. But, pwede ni natin itong i-treat. I-treat? Pwede natin itong i-consider mga tiyay na organic kasi nga, if ever hindi nyo alam, ito ay merong makapal na balat mga tiyay. So, meaning to say, hindi siya a-absorb gaano doon sa loob kasi sobrang kapal ng balat nito mga tiyay. So, pwede natin siyang i-consider as organic. Don't panic! It's organic! Pasok pa rin yung tagline natin. So, without any further ado, papakita ko na sa inyo yung procedure ko mga tiyay. Kunin natin yung ating blender. Tiyay. May problema. Malaking problema. Wala palang power mga tiyay. Wala palang kuryente. Isak-sak na lang natin. Oh my God! Balik tayo sa kwarto, day! Balik tayo sa kwarto, day! Kinuha ko, day! Kalimutan ko, wala palang kuryente mga tiyay. Mapapansin nyo, natural lighting lang itong mga tiyay. Nabigay sa atin ng Panginoon. And wala palang kuryente, oy. By the way, mga tiyay, before ko makalimutan, pwede din to sa kamay mga tiyay. Kung makaliw yung kamay nyo, sobrang the best nito mga tiyay. Okay guys, I'm back. So, ang tagal talaga ng kuryente. So, ang gagawin ko, ipisa-pisain kagaya nung ginawa ko last time. Okay guys, ito yung gagawin natin. So, kung meron kayong ganito sa bahay nyo, ganito mga tiyay, so pwede nyo itong gamitin kapalit sa inyong mga blender. If ever walang kuryente, day. Na siyang pisa-pisain guys, ayan. Sobrang juicy talaga ng pineapple, lalong-lalo na kung overripe or sobrang hinog. Ayan yung itsura niya. Wait, baka mayabuday. Ayan. So, yung unahin ko mga tiyay is yung deto na part ko. So, maganda to sa siko mga tiyay, yung mamaiitim na mga siko and yung tuhod na maiitim din. Diba, alam nyo na, yung palaging mga lumuluhod na mga tuhod dyan sa simbahan, diba? Kailangan madasalin lalong-lalo na sa panahon ngayon, magdasal tayo guys. So, yung gagawin ko, ipapahuli ko yung face ko and yung mga arms ko mga tiyay, hindi ko nalalagyan ng gatas. Diba? So, eto yung sinasabi ko dahil na kailangan siyang i-blender para mas pino. Pino na i-a-apply natin sa ating mga balat guys para walang laglagan dahil walang triduran effect yung part na nasa buga ng bomba, huwag kalimutan. So ayan siya mga tiyay,
So, depende na sa inyo mga tiyay kung gusto nyong lagyan ng gatas. Kung dry yung skin nyo, so kailangan lagyan talaga ng gatas. And of course, yung mga ni-egg natin mga tiyay. Yung mga ni-egg. Diba, huwag kalimutan. Ito yung tinatawag kong bleaching mga tiyay. Aside sa kalamansi. Diba, pwede nyo ipagpapalit-palit. Kung wala kayong kalamansi, mas maganda din itong gamitin mga tiyay. Same sila na merong ascorbic mga tiyay. Acid. Pero eto, maganda talaga to. Magpipinkish-pinkish talaga yung balat nyo guys. Pag eto ginamit nyo. So, ganyan lang. Yung kamay nyo ay magiging malambot. Mawawala yung mga kubal, yung mga kalyo mga tiyay. Lalo-lalo na kung araw-arawin nyo yung itong kamay nyo. Malambot siya dahil. I suggest huwag nyo itong i-leave overnight mga tiyay. Aside sa acidic siya, matamis siya mga tiyay. Baka buhatin kayo ng langgam. Magtaka na lang kayo na nasa labas na kayo ng kwarto niyo. Binuhat na kayo ng langgam. Diba? Ayan. And of course, yung mga liki-liki natin mga tiyay. Lalong-lalo na yung mga kilikili na parang nasabugan ng bomba. Diba? Naputukan ng dinamite. Parot lang. Kayong magalit ha. Joke lang yun. So, i-leave lang natin to ng 10 to 15 minutes mga tiyay. Now, dito na tayo sa ating face. Lagyan lang natin to ng gatas. Oh, again, hindi yung condensed milk. Tiyay, ayan siya. Evaporada. Conception. Since sensitive or delicate or manipis, yung skin natin sa ating face, deep-deep lang ng kamay. Kailamos na ako before ako umupo dito. Deep-deep lang, deep-deep-deep. So, 15 minutes din to mga tiyay. Or else, basta patuyuin nyo lang. Ang bango. Mula-mula na yung face ko, guys. Basta apply nyo lang to regularly mga tiyay. So, kagaya din ng papaya. 1 week nyo siyang gamitin araw-araw. After nyo gamitin daily mga tiyay for 1 week, next week, pwede nyo siyang i-alternate or every other day kayo mag-apply. Makikita nyo, maganda talaga yung effect nito. Magiging smooth siya, puputi ka. Pero ang pinakagusto ko dito mga tiyay, nagiging pinkish yung skin ko and glowy talaga yung skin nyo. Makintab siya, hindi siya dry. Tiyay, bakit ba nilalagyan ng gatas? Maraming nagtatanong. Yung gatas kasi, naka-act siya as neutralizer. Lalong-lalo na sa kalamansi at pineapple mga tiyay, sobrang acidic talaga. That's why I suggest na lagyan siya ng gatas mga tiyay. So, ganun siya mga tiyay. Malinis siya, no? Hindi kagaya ng papaya na yun. Ang gulo ng mukha natin, dahil. But of course, since matapang siya mga tiyay or acidic, kailangan natin maglagay ng lotion, moisturizing lotion. And of course, sunblock pag lumabas tayo. Nag-a-apply tayo nito, tapos hindi tayo nagsasunblock pag lumabas tayo. Para saan pa ba yung ginagamit natin pang papote, dahil? Unless, meron kang maputing balat na. Daan na pagpalit ba? For short, inborn ka na talagang maputi. At pag maitim ka naman, inburn. Inburn. Yan mga tiyay, nag-dry na siya. Dumidikit na yung mga kamay-kamay ko dyan mga tiyay. Wala akong nafe-feel na hapde, kate. Wala naman siya mga tiyay. Yung feeling ko lang talaga ay sobrang... Ayun o. Diba? So, ayan mga tiyay, nabanlawan ko na siya. Ayan, parang ako naliliko doon. And now, after kung i-rinse off yung mixture, mga tiyay, yung ginagawa ko, naglo-lotion ako. Of course, kailangan natin siyang i-moisturize, mga tiyay, ng lotion. Lotion. Just like this one, mga tiyay, ito yung ginagamit ko. Maganda talaga to. Ito ko itong gamitin, mga tiyay, after ako mag-apply ng kalamansi, ng pineapple, ng papaya leaves sa aking balat. Maglalighten talaga yung mga maiitim niyong siko or tuhod, mga tiyay. I-maintain nyo lang to. Basta, i-maintain nyo lang to, guys. Kita ko muna sa inyo yung result. So, ganyan siya. Glassy yung effect niya mga tiyay sa skin. Glowy. Makikita nyo naman diba? Hindi naman yan maikakaila. Kakaila. Of course mga tiyay sa ating face after nating i-apply mag-moisturize tayo ng face mga tiyay. I prefer eto guys kasi nga hindi siya oil-based mga tiyay. Maganda siya. Yan lang diba? So, ayan na nga mga tiyay. I think that's it for today's video. Sana ay nakatulong sa inyo. Itong video ito mga tiyay. At of course, na-enjoy nyo. Thank you so much for reaching this far mga tiyay. Please don't forget to like if you liked it. Subscribe if you haven't yet. And feel free to comment down below mga tiyay sa mga tanong nyo regarding this video mga tiyay. I hope to see you on my next one mga tiyay. Bye!
today's video, mga tiyay, ang topic na tatakalakay.